Good morning mga kabro. Dito na naman si Kabro Vlogs at maghahatid sa inyo ng panibagong video na naman mga kabro. I-update ko lang yung aking pananim mga kabro. Aking tanim na sili saka alubati mga kabro. Saka yung kulitis ng Bangladesh, yung pula. I-update ko lang sa inyo mga kabro kung ano na ngayon yung aking tanim. At ipapakita ko sa inyo mga kabro. Ito na ang aking tanim na sili mga kabro. Lalaki na sila oh. Ganda pa ng irrigation niya mga kabro. Ito yung kulitis ng Bangladesh mga kabro. Ito kulay pula na ito. Mayroon din akong saluyot mga kabro, dalawa oh. Tinanim ko yan, saluyot na ito. Marami akong nilagay na saluyot dito noon pero hindi pa tumutubo. Ay, ito pa lang mga kabro oh. Tumutubo na pala sila. Ito oh, saluyot yan mga kabro. Ito na yung aking tinanim na sili noon mga kabro. Naka-recover na sila. Ganda ng irrigation niya mga kabro. Maganda sana magtanim dito mga kabro ng maramihan kasi mayroon akong irrigation na ganyan. Kaso bawal naman pag marami kaya konti-konti lang ang aking tinatanim mga kabro. At ipapakita ko pa yung iba mga kabro. Mayroon pa doon sa kabila. Dito ako kumukuha ng tubig mga kabro. Ito naman yung tanim kong albati. Yan oh. May ano na sila. Dahon na. Ito pa yung sili pa ito mga kabro. Sili yan mga kabro, yung siling mahaba. At mayroon pa doon banda mga kabro, titingnan natin, papakita ko pa sa inyo. Ito yung aking malunggay mga kabro. Nagkaroon na siya ng dahon, maganda na. Kasi nilalagyan ko ng organic fertilizer. Ganda na mga kabro. Pati itong sitaw ko na namamatay noon, nakaka-recover na mga kabro. Kasi ano na, papalit na ng klima, pababa na yung init. Kaya ngayon na gumanda na siya oh. Yung tanim kong sitaw meron pa doon oh. Ganda na ng aking malunggay mga kabro. Chinese malunggay ito mga kabro, hindi malalaki ang dahon, ganyan lang kahaba yung mga dahon niya mga kabro, si Chinese. Ito yung iba kong tanim mga kabro. Dito nakakakuha na ako dito ng gulay. Kasi ito, nauna ito mga kabro. Yan oh. Ang taba ng sitaw mga kabro. Kasi nilalagyan ko ng organic fertilizer to. May bunga na rin mga kabro. Yan oh. Sitaw saka alubat ito mga kabro. May bunga na yung sitaw mga kabro. May kukuhanan na naman ako ng binhi ko. Marami ng bunga oh.
Ito yung kulitis ng Bangladesh na sinasabi ko mga kabro, kulay pula oh. Masarap din kasi niya tikman ko na, kumuha ako nung nakaraan nung mga ganito na kalalaki. Kumuha ako mga kabro. Tinisting kong nagluto. Kagaya yung luto ng mga India na ano, yung walang sabaw. Yan oh. Itong buto nito, hiningi ko noon sa Bangladesh na buto. Kaya nilagay ko dito. Ngayon, sari-sari na ang tumubo mga kabro. May saluyot, may kulitis. Itong sitaw na tatlong puno. Tapos may sili, may alubati. Sari-sari na mga kabro. Tapos nilagyan ko rin ng maliit na ganito niya para may akyatan sila. Itong alubati, naubos na yung dahon. Pag makita nila naman na maganda na yung dahon, kinukuha na nila. Tinitikman din nila mga kabro. Ito yung lady finger mga kabro. Ang ganda. Okra. Next month ito magano na mga kabro. Yung mamumulaklak na. Yan o. Ganda di ba mga kabro? Itong mga sili mga kabro. Ganda ng sili. Yung dito ako kumuha pala ng tinanim ko doon mga kabro. Nilipat ko lang. Kasi madali namang buhayin. Ito yung malaking sili oh. Malapit nang mamulaklak to. Ito. Ganda ng sili, pang siniga ay pang ano mga kabro, tinula. Ito yung ano ng sitaw mga kabro, alubati. Dati saranang ako nada mga kabro. Sabi ko dun sa mga ibang lahi na kumukuha ng alubati, sabi ko, wag yung dahon ng kunin, yung tatalbusan nyo para magsangas-sangas pa ako. Hindi naman nila kinukuha yung talbos, yung dahon lang ang kinukuha nila. Sabi nila noon, tanim daw ako ng tanim, ng gulay. Eh, ngayon, pag malalaki na, nakikinabang din sila. Malalaki na mga kabro. Nakadalawang harvest na rin ako dito mga kabro. Kukuha ko ng alubati pag gusto kong magluto ng alubati, saka itong kulitis ng Bangladesh, saka yung bunga ng sitaw. Pinaghalo-halo ko na yan mga kabro. Tapos bibili ako ng kabus. Ayos na, sold na. Kasi hindi na ako nagluluto ng kanin mga kabro. 6 na buwan nang hindi ako nakatikim ng kanin. Puro ano na lang. Minsan kubus, tinapay, ganun lang mga kabro. Ang aking kinakain, hindi na ako nagluluto ng kanin. Mag-6 na buwan pala mga kabro na hindi ako nagluluto ng aking kanin. Puro ano na lang ng kinakain ko. Magluto ako ng gulay, puro ulam na lang ang aking kinakain mga kabro. Pero magastos din mga kabro. Kasi kung magluto ng ulam, kung minsan bumibili ako ng kubos, yun na lang ang pinakakanin ko mga kabro. Kaya matagal-tagal na rin ako na hindi nakatikim ng kanin. Puro ulam na lang mga kabro. Kaya magastos din yung ano, yung ganun. Kasi nagaya ko rin dun sa ating kakwarto noon na nag-diet siya kasi sobra siya ng taba. Tapos hindi na siya kumakain ng kanin. Nagluluto ng ulam lang ang niluluto niya mga kabro. Na kaya
na ano ko rin sa kanya, ginaya ko rin siya kasi nagkakaedad na rin tayo. At hindi naman yung mag-diet na ano, kaya lang yung mga makukuhang sakit sa ating mga katawan, kaya binawasan ko rin yung kain ko ng kanin. Nag-ano na lang ako. Nagluluto na lang ako ng ulam, mga kabro. Nung una, talagang ulam lang ang kinakain ko. Yung magluto ako ng ulam, tapos bibili ako ng cucumber, lettuce. 'Yun ang pinakakanin ko nung una, mga kabro. Pero nung bumaba na yung timbang ko, mabilis lang magpababa ng timbang, mga kabro, basta sundin mo lang yung ano, yung huwag kang kakain ng kanin. Lahat ng carbohydrate, mga kabro, tanggalin mo yon. Tapos yung lahat ng matatamis na kinakain mo dati, tanggalin mo rin yon. Huwag ka nang kakain ng matatamis. Pag magkape ka, walang sugar. Ganun, mga kabro. Ang bilis, mga kabro, yung isang linggong nadiritso mo yon, bagsak kagad ang timbang mo. Mabilis magpapayat, mga kabro. Kahit hindi ka nag-i-exercise, basta sundin mo lang yung ano, yung diet na yon. Huwag kang kakain ng carbohydrate, huwag kang iinom ng mga kakain ng mga matatamis. Ang pwede mong kainin na prutas, ano lang, yung apple hindi pwede, orange hindi pwede, saging hindi pwede. Ang kinakain ko lang noon, yung cucumber, celery, yun lang, mga kabro. Marami kang hindi kakainin, mga kabro, pag ano pa, diet ka ng, pag sundin mo yung diet na yan. Pero sa una lang mahirap, mga kabro. Una lang mahirap, pero pag na ano mo yung isang linggo, okay na, masasanay na yung tiyan mo. Pero pag mag-start kang mag-diet na ganun, huwag mo naman bibiglain, unti-untiin mo lang, mga kabro. Kasi mahirap pag binigla mo, baka mahimatay ka sa daan pag kaya ako noon, mga kabro, inunti-unti ko hanggang na ano na, na sanay na yung tiyan ko, hanggang tinanggal ko na yung kanin, hindi na ako kumain ng kanin. Pero ngayon kasi napababa ko na yung timbang ko dati na umabot na ng 80, kaya na mabilis na bumaba yung timbang ko kasi sinunod ko yung diet na yon. Kaya ngayon kumakain na ako ng kabus, yung ganun, matinapay. Kumakain na naman ako, mga kabro, kasi pag nakuha mo na yung gusto mong timbang, kung gusto mo nang kumain yung mga tinanggal mong kinakain noon na dati, pwede mo naman tikman ngayon, pero wag yung ano, yung palagi. Halimbawa, isang linggo kain ka minsan, pwede naman yun. Yan lang ang may share ko, mga bro. At hanggang dito na lang. Bye bye.